May ulam na, may gala pa. Yan ang request ng marami sa inyo. Ito po ay para sa mga kaibigan natin na hindi pa nakakarating ng Amerika. So every time I would post cooking videos, I'm gonna try to insert mga pasundot-sundot lang na mga mini tours. Konting gala para mag-enjoy kayo. Pero unahin po muna natin ang cooking. Crispy corned beef sa lata with broccoli. Iba po ang proseso ko sa pagluluto ng crispy corned beef. Manood kayo ha. Para sa akin po, nababaluta ng taba yung corned beef sa lata, ayoko nun. It's just my personal take. So ang ginawa ko, binanlawan ko po ng binanlawan ng ilang minuto ng mainit na tubig para one, matunaw yung taba, matanggal sa corned beef at ang matira yung laman lang. Siyempre, yung alat mawawala din. That's just for me. Ang bala ko, ipiprito ko to para maging super crispy. So kinakailangan po matanggal yung tubig. So binalot ko siya sa paper towel at tinuyo ko siya ng maigi hanggat mawala yung tubig. Sa isang maliit na kawali, painit po tayo ng 4 kutsara ng mantika. Oy, prito nyo na! So this is 7 minutes of frying it. I will stop now kasi tumitilansik. Pero nakita nyo, brown na siya. Look at this. Crispy na yan, malutong na. Eh habang piniprito ko, may napansin akong mga litid-litid, taba-taba, tinanggal ko. Ayoko po nun. Pag itinransfer nyo sa tasa, lagyan nyo po ng paper towel para mawala yung excess oil, yung mantika. Oh, konting mantika ulit. Igisan nyo na po ang sibuyas at maraming kamatis. Lagyan na rin ng bawang. Luray-lurayin niyo po yung aromatics at lutuin niyo for 5 minutes hanggang lutong-luto na. Kalahating tasa ng chicken broth, 1 kutsara ng sesame oil, 3 kutsara ng toyo, at 1 kutsarang cornstarch. Ilagay ang ilang piraso ng broccoli na hiniwa ng maliliit, samawa ng konti ng chicken stock, takpan. After a minute and a half, that's all. Using medium heat. Ibuhos lang pampalapot. Haluin ng kaunti. Para po lumapot ang sabaw. And this is the crispy corned beef. We will add it to the pan. You don't want to mix this until you're ready to serve. Para crispy pa rin yung corned beef. O magsayang na kayo, ito na ulam. Kung hindi po kaya ng budget natin ang bumili sa palengke ng tunay na karne, ito gamitin nating pamalit. Corned beef sa lata na may broccoli. Masisigurado ko sa inyong ayos na ayos ang lasa. Dagdagan po natin yan ng konting gala. Ito'y para sa mga kaibigan natin na hindi pa nakakarating ng Amerika. Okay po ba? Okay, magbibigay po ako ng mga komentaryo or comments para meron kayong dagdag kaalaman kung ano yung napapanood nyo. Ang nakikita nyo po ngayon ay isa sa maraming terminals ng O'Hare Airport dito po sa Chicago. Ito po ang terminal ng American Airlines na madalas kong ginagamit. Ang napapanood nyo ngayon is very Instagrammable at laging nakikita sa mga videos kasi maganda po siya. Ito yung hallway na pumapasok kayo sa Gate H and Gate K. Ito po ang labas ng O'Hare Airport at ang airport na ito is the second busiest airport next to Atlanta International Airport. O, manood muna kayo dyan. Pagpasok natin ng airport, magsasalita ulit ako. Personally, hindi po ako lumilipad ng weekends at maraming tao. Ayoko makipagsiksikan. So, ito yung mga regular na araw. At medyo madami-dami din, pero okay lang. This cuts your time in waiting. O, pagpasok mo sa loob, you can buy newspapers or you can just wander around dahil napakalaki po ng O'Hare Airport. So, these are just the some of the things that you will see. Like what I said earlier, ito po yung laging nakikita nyo sa Instagram or sa YouTube or sa Facebook. Kasi maganda, pag Pasko, maraming Christmas lights yan and Christmas decorations. I wonder kung nandyan ang flag natin. Parang wala. Hanapin ko. Uy, cute ng doggy. And just like many big airports around the world, punong-puno po ng kainan ang loob ng O'Hare International Airport. Ito yung Frontera. Kung mahilig kayo sa Mexican, I love their sandwiches. I go there, I buy. And then ito, pag gusto nyo dun sa parang fast food, there will be series of restaurants or fast food places na po pwede nyong kainan. Ayan, o mag-enjoy lang kayo ha.
Oh, advice ko dun sa mga nagba-budget at nagtitipid, kumain na kayo sa bahay, magpakabusog na kayo. Dahil pag dito kayo kumain sa loob ng airport, just like many airports, mahalang bilihin, di po ba? Kasi nga may bayad pa silang extra renta. Yung isang bottled water, tinandaan ko to ha, na binili ko na karaniwan $2 lang outside of the airport, sa loob po ng airport $4.51, yun is including tax. Kita nyo ha? So, kumain na kayo dahil ang mga pagkain dito, Uber sa mahal. Share ko lang yung recent experience ko. Isang salad, isang entree, I paid $45 sa loob ng restaurant yun. Pero dito, yung mga fast food nila, it would normally cost you about maybe $15 just for one, a sandwich and a soda. Maybe a little more. Nasa loob pa rin po tayo ng American Airlines terminal. Malaki ito eh. Mahabang laka rin. And now you can see the planes ready for takeoff. Ang habang laka rin, exercise na rin. Kaya ako, hindi po ako nagdadala ng maraming luggage hanggat maaari kasi ayokong magbit-bit, kakapagod. Yun lang, lakad-lakad and just wander around. As far as kalinisan, nakita nyo naman, makintab yung mga sahig, di ba? Siguro pino-floor wax nila yan. Malinis po, malamig, mabango, hindi mabaho. And if you are traveling internationally, oh, let me take you inside the duty-free shop. Maraming mabibili dyan. Although today, I'm traveling domestically, pumasok tayo sa loob at ipakita ko sa inyo ang mga items na pwedeng bilhin kung kayo po yung nagta-travel internationally. Walang tax yan. Kaya, pwede kayong mamili ng mamili. Enjoy, ah! Oh, may Toblerone chocolates, yung asukal nyo. I-take nyo muna yung maintenance. Pabili muna kayo sa Mercury bago nyo banatan tong chocolates. Kaya kadalasan yung pong mga kababayan nating umuwi, dito na bumibili ng mga alcohol nila kasi nga walang tax. Ayan, oh, magsawa kayo, dami. Kayo ba'y manginginom? Dalawang shot nga dyan. Oh, lakad-lakad pa tayo. Live, love, eat. Ito yung pizza place ni Wolfgang. I normally buy stuff. Marami tayong kababayan nagtatrabaho dyan. And I enjoy going there too. Oh, ito na pa yung eroplano. Upo muna tayo at maghintay tayo, ha? Okay sa inyo? Enjoy ba kayo so far? Oh, baka nalimutan nyo na po yung niluto natin, yung corned beef with broccoli. Masarap yan. Pakishare nyo nga naman, pwede po ba? At kung nag-i-enjoy po kayo sa mga ginagawa ko na may kasamang gala, comment nyo below and let me know. Okay? Bye for now. Pasok na po akong eroplano.